I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning mga kapuso. May bagong bagyo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Depression Zoraida. Nakataas ngayon ang storm signal number 1 dyan po sa Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang mga lugar po ito ay makakaranas ng mga hangin at bugso ng hangin at mga pag-ulan pagkatapos pa po ng mahigit isang araw. Ang sentro ng bagyong si Zoraida ay natagpuan sa layong 950 kilometers. Diyan po sa may timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, dakong alas 4 ng madaling araw. At taglay ng bagyong Zoraida, ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos ito pahilagang kaluran sa bilis na 28 kilometers per hour. At sa datos ng Weather Central, posible po na mag-landfall ang bagyo dito sa may northeastern Mindanao o kaya naman ay sa may southeastern section ng Samar, Leyte area. At gaya po ng bagyong Yolanda, posible po itong tumawid sa Kabisayan. At ito po yung ating babantayan mga kapuso sa mga susunod na araw. Ngayong Lunes, magkakaroon ng pulupulong mahinang ulan ang eastern section ng Luzon base yan sa datos ng Weather Central at may pulupulong ulan dito po sa may southern part habang inaasahang magiging maaliwala sa malang panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. At dito sa Metro Manila, hanggang 50% po ang tsansa ng pag-ulan pagdating ng tanghali yan, pero bandang bababa po yan pagdating ng hapon. Ang Visayas, makararanas naman ng mahihinang ulan, lalong-lalo na dito sa may central part. At sa pinaka, o sa Mindanao, pinaka-apektado po ng makulimlim na papawirin na may mahinang pag-ulan ang mga rehiyon ng Soccsaryen, Davao at ilang bahagi ng ARMM at ng Northern Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.